Magandang araw mga ka-friendster. Hindi ako si Bane. Joke lang. Ayan. Mga ka-friendster, ayan, magandang araw sa inyo. Siyempre, ako si Will, no? At nandito tayo ngayon sa iba na, kakaiba na namang content, ha? Pag-uusapan natin ngayong araw kung paano ba kumita sa YouTube. Siyempre, kasama ko ang magandang si Camille. Ayan. Hi. Ayan, pag-uusapan natin dito, no? Kung paano kumita sa YouTube. Siyempre, unang-una sa lahat, mga ka-friendster, kailangan gumawa ka ng YouTube account. Pero bago ka magka-YouTube account, kailangan meron kang Google account. Ano pa? Pag meron ka ng Google account and YouTube account, kailangan lagyan mo ng profile picture. Parang Facebook. Kailangan may profile picture ka doon. Lagyan mo rin ng channel art. Yung channel art, yung parang background sa YouTube, pag binuksan nila yung channel mo. Para meron agad personality yung channel mo. Then, mag-a-upload ka ng videos. Ang tanong, anong mga videos ang i-upload mo? So, doon ka na mag-iisip kung anong content mo. Maaaring pwede ka magluto. Ano ba yung mga hilig mo? Pwede mong gawing content yun. Pwede maging adventure. Mag-unbox. Yan, oo. Ng mga toys, ng mga gamit. Mag-review. Yan, oo. Patok na patok din yan. O kaya mga trivia, kung tatawagin, no? Correct. Mm-hmm. And then, kapag nakapag-upload ka na ng content mo, wag na wag kang mawawalan ng pag-asa. Siyempre, hindi naman porket nag-upload ka tapos hindi mo nagustuhan yung views. Oops, pinaghiwalay kami. Social distancing daw. Nakalayo daw muna. Nasobran sa dikit, nakalimutan namin. Ayan. At kapag nakapag-upload ka na ng videos mo, ng content mo, okay lang kung wala mo ng views sa first few hours, few days. Kasi hindi talaga madaling magkaroon ng views. Mm-hmm. So, dapat patuloy lang kayong mag-upload. Maganda niyan linggo-linggo, di ba? Yes. Para yung mga nakasubscribe na sa'yo, may abang na sila sa'yo every week. Ayan. At syempre, Camille, maganda rin kasi yung sinabi mo kanina na pwede sila mag-upload ng iba't ibang content pansamantala bang di pa sila nagkaroon ng permanent content talaga. Nasa ganun, mapulsuhan nila. Kung saan, malakas. Ayan. Yes. Kung saan sila mas papanoorin, baka pwede mamaya. Pwede sila mag-trial and error. Mm-hmm. Halimbawa, ang gusto ko yun, magluluto ako. Mamaya, gugupitan kita ng buhok. Mamaya, magka-car wash ako. Ayan. Iba-iba. Tama. Huwag kang mag-stick doon sa pangparamdam mo. Parang hindi ito napapanood masyado. Mag-try ka. Huwag kang matakot mag-explore. Ka-friendster, di ba? Yes, explore na explore. Dahil ang YouTube, pwede mo gawin kahit ano eh. Mm-hmm. Depende kung ano yung papatok. Kasi yung audience niya, hindi masabi kung ano talaga yung gusto eh. Kung ano man yung pumatok sa time na to, sa ganitong format, eto yung patok na yun. Bukas, iba na naman. Tama, oo. So patuloy lang tayong mag-innovate at mag-aral. Pag-aralan natin kung ano yung mga dapat nating gawing content. And kapag marami ka ng videos uploaded, dapat ma-meet mo yung requirement ni YouTube. At ano yung requirement niya? Ayan. Ang requirement niya, dapat meron kang 1,000 subscribers. At pag meron ka ng 1,000 subscribers, hindi pa yun yun. Hindi pa yun yung kailangan mo. Meron pa isa. But wait, there's more. 4,000 watch hours. So ano ba yung 4,000 watch hours? Inaantay ko na yung kasama ko. Ayan. 4,000 watch hours. Kailangan may manood sa videos mo ng 4,000 hours na pinagsama-sama. Halimbawa, may 10-minute video ako, may nanood sa akin ng 400 times dun sa 10-minute video ko. Kung tama yung math ko ah. Ding, ding, ding! Galing ko mag-math. So, kailangan ma-meet mo yon para magkaroon ka ng ads, ng monetization. Pwede mo na turn on yung monetization mo. So, halimbawa, na-meet ko na yon. Meron ako 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Ina-notify ako ngayon ni YouTube through my email na na-meet ko na yung requirements niya. At pag na-meet ko na yung requirements niya, ibig sabihin, pwede na ako mag-setup ng Google AdSense. Isi-setup ko na ngayon kung saan ako naka-address kasi sa Google AdSense, dun niya ipapadala yung PIN para maklaim mo yung pera mo. Halimbawa, nagkaroon ako ng 150,000 views sa video ni Master Hans. Pinlano ko talaga yun na i-timing siya na magcha-Chinese New Year noong January. So, awa ng Diyos, nagkaroon ako ng 150,000 views.
magkano ang kinita ko sa 150,000 views? Ayan. At tingin nyo ba, magkano ang kinikita ng isang YouTuber sa 100,000 views? Kasi ang dami nagsasabi, ang yaman mo naman, ang dami mong pera sa YouTube. Well, nagsisimula pa lang kami at hindi naman kami artista. Aha. Kasi pag artista ka, sisiu. Parang automatic, marami agad nanonood sa'yo. And swerte, kasi hindi mo na kailangan i-promote. Pero in fairness sa mga artista natin, okay naman yung mga content nila. Maganda rin naman. So ayan, halimbawa, nakuha ko na yung watch time hours, ganyan. Ang kinita ko. Ayan. Ready na ba kayo? Okay. Ready na kayo maghirap? Char. Sa 150,000 views ni Master Hans noong January ay tumataginting na ding 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 1.56 dollars. So pag kinonvert natin yung 1.56 dollars, siguro mga 7,000 pesos. Ayan. Hindi na rin masama. Tama. So, what more kung naka-million views ako, diba? Diba? So, gawa na gawa ng videos. Mag-explore. Maraming pwedeng gawin sa YouTube eh. Kahit sino pwedeng mag-search ng video ngayon sa YouTube. So, hindi ko mas okay na gumawa ka ng gumawa para malaman mo kung saan ka malakas. Ano yung gusto ng audience mo. Ng subscribers mo. Mag-explore ka hanggat pwede. Tapos, hanggat maaari, hindi naman pagalingan ng editing sa YouTube eh. Oo. Lagyan mo ng effects. Speaking of sound effects, oh, yan. May rule ang YouTube. Diba? Hindi pa pwedeng gumamit ng mga kantang kilala. Kailangan yung original at walang copyright. Kasi baka mamaya pinaghihirapan niyo yung videos nyo. Pagkatapos, mamumute kayo. Yun ang masakit. Mahirap kasing mamute, lalo na pag monetized ka na. Pag na-mute ka, edi walang manonood sa'yo. So, pwede kang maghanap sa... Kasi ikaw nga kumuha, nangangalay ako. Ayan. Kaya nangangalay ako. Sakit. So, syempre ayaw natin ma-mute. Going back. Oo. Ayaw natin ma-mute. So, pwede tayong humanap ng music sa free audio library. Yung no audio copyright sa YouTube. Pwede kang mag-download dyan. Mas maganda pag may mga sound effects, may nag-download din. Uh-huh. Free sound effects. Free SFX yan. Lagyan mo ng sound effects yung videos mo para buhay siya. Tama. Sabi nga nila, kapag hindi mo nakikita, basta narinig mo na may effects, parang nararamdaman mo na rin, parang nandiyan ka. Oo, parang kasama nila yung mga viewers. At saka kung may kaibigan sila nag-mix mismo, gumagawa ng music mas mabuti yun. Okay. Kung may nag-mix para sa inyo, di mas okay, wala kang problema sa music. Kasi kung gusto niyo talagang gamitin, may certain seconds na inaalaw si YouTube. Halimbawa, gagamit ako ng music. Siguro, itong music na to, allowed lang ng ilang seconds. Halimbawa, 12 seconds, 30 seconds. Pag lumagpas ka doon, muted na yung video mo. Or, ayaw ma-mute, mag-explain ka kay YouTube kung bakit dapat hindi ka in-mute. At isi-share mo yung revenue mo doon sa may-ari ng music. Ayan, oo. Pero in short, huwag na kayong mag-risk. Yes. Kapag nagsimula pala kayo, huwag nyo na i-risk yung music. Oo, delikado. Oo, mahirap ma-mute. Ilang mute na kasi kami. Though pwede mo naman i-edit sa YouTube studio, pero sayang. Oo, sayang yung bagay na bagay, no? Kung bagay yung na bagay feels yung music. Ng video, sayang. Mahirap makahasap ng kagaya. Yes. So, ayan. Sana nakatulong kami sa inyo dito sa munting tips namin sa mga nag-start na mag-YouTube. Akala nyo madali? Hindi, guys! Ilang beses kami muntik magsuntukan dahil sa mga content. Mahirap mag-isip ng content, pero masaya kapag meron kang channel. Ayan. Kasi pwede mong i-promote kahit sino, pwede mong palabas kahit anong gusto mo. Yun nga lang, may guidelines. Oo, ayan. Yes. At siyempre, Camille, na maganda na rin itong platform para express mo yung mga bagay na gusto mong i-express, mga hidden talent mo, di ba? Yes, halimbawa, magaling ka pala magluto, hindi mo alam. Mm-hmm. Wow! Ayun. Pwede ka mag-alam magluto. Bumuha ka ng milk tea. Ayan. May panoorin niya yung milk tea namin. Tama. Yun pala, yung ganitong mukha, nag-uugas ng kotse. Ayan. Mag-uugas yung kotse pag wala kang magawa. Ayan. Tama. Maraming pwedeng gawin sa YouTube. Tama. Tsaka marami ka rin magiging kaibigan dito, di ba? Tibay at lakas ng loob lang ang puhunan mo sa pakikipag-usap. Ayan. Yes. Maging kaibigan natin si
Dante Gulapa. Dante Gulapa. Oh, nag-comment nga siya eh. Oh. Sabi niya, maraming salamat, Idol. Shout ayan. Out kay Sir Dante Gulapa. Ayan, oh. Isa sa mga kasama natin nung tayo ay nagsisimula. Ayan. Abangan yung next video namin ah. Yung mga bawal sabihin sa YouTube. Bawal gawin sa comment section ng YouTube. Ayan, oo. Oh. So mga ka-friendster, maraming salamat sa mga nanood at yung mga paguhang YouTuber, di ba? Eh, talaga ituloy nyo lang ang laban. Ganyan talaga. Yes. Enjoy nyo lang, di ba? Enjoy the view. Yan! Ayan, thank sige. You. Sana kumita tayong lahat ng pakayaman. Ayan. Bye-bye! Bye!